Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki ang mga mata ng isang guro sa Cagayan de Oro. Sa present sa klase nito, isang tarsier. Nasa 20 lang daw ang estudyante sa klase ni Teacher Joel Ray. Pero nitong nakaraang linggo, tila sumobra mga ito. Meron kasing nakisit-in na tarsier. Yung kasama kong guro, ang una nakita, nag-install kasi siya ng HDMI sa kanyang television. Nung biglang mapansin niya na may gumagalaw sa likod, akala niya daga, yun pala ay tarsier. Nagkagulo yung mga estudyante kasi yun nga, ang cute, maliit, gusto nilang kunin. Pero sinabi namin na huwag kasi endangered at bawal sa batas. First time po nakita namin dito sa eskwelahan. Nagulat din dahil totoong encounter talaga. Napunta siya sa likod ng television kasi hindi naabutan ng sunlight kasi alam naman natin na tarsier ay sensitive sa liwanag. Ang school kasi namin ay napapalibutan ng kagubatan kaya maraming mga species. Hindi namin siya ginalaw, hindi namin ginambalak at hindi namin siya pinagalaw sa mga estudyante. Binuksan namin yung bintana ng school overnight para pwede na siyang umalis at bumalik sa kanyang tahanan. Kuya Kim, bakit bawal hawakan ng mga tarsier? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na mga tarsier ay hindi pwedeng alagaan sa mga bahay? Sila ay highly stressed animals. Ang nakakapag-stress sa kanila ay ang ilaw, ingay at pag sila ay hinahawakan. Kapag sila ay nakakulong sa maliit na cage at na-trigger, hinahampas nila ang kanilang mga ulo hanggang sa sila ay mamatay. Alam niyo ba na ang tarsier ang isa sa pinakamatandang primate sa buong mundo? 55 million years ago, merong tarsier na. Kakaiba ang mga tarsier dahil hindi nila magalaw ang kanilang mga mata, pero naiikot nila ang kanilang ulo ng 180 degrees para makita nila ang kanilang mga prey. Napakahaba din ang kanilang mga daliri. Ginagamit nila ang kanilang mga daliri para makakapit sa mga sanga. Pero ano nga ba ang dapat gawin sakaling makakita tayo ng tarsier na wala sa natural habitat nito? Dapat hindi siya galawin, hayaan lang siya, report lang kung saan banda para ma-include siya sa aming assessment. Samantala, ang iniwang tarsier ni Teacher Joel Ray sa kanilang classroom, hindi na nila namataan kinabukasan. Siguro bumalik na yun sa kanyang tahanan kasi maraming puno dito. Maasa kami na yung tarsier ligtas at hindi siya nagambala ng araw na yun. Maasa rin kami yung tarsier magparami dito sa Cagayan de Oro City. Pero alam nyo ba na ang tarsier, ikalawa lamang sa pinakamaliit na primate sa buong mundo? Ano yung pinakamaliit? Kung ang tarsier ay naglalaro sa 6 inches, ang Madam Burt's Mouse Lemur o Burt's Mouse Lemur naman ay nasa 3.6 inches lamang at tumitimbang na nasa 30 grams. Kaya ito ang pinakamaliit na primate sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Crindy Forest sa Western Madagascar. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 horas.